Hapon sa lahat na nanonood dyan. Welcome back sa isa na namang 4 PM na tamang usapan. This time, kasama ko si Dayanara. Mukhang nagkasakit kasi si Kuya D. Nagkasakit kasi. Di, pero yung kuya ito talaga ngayon, kapartner ko yan, ngayon, diba? Ngayon. Pero dapat sakto rin. Duno and me. Ah, talaga ngayon? Mm-mm. Yan o, no, Kuya Nico. Kata ngayon, script. Oo nga, no. Oo nga, no. Pero sakto rin, nandito na rin tayo mga idol. And si Kuya D, kahapon, nakita mo naman, ubo ng abo. Ubo ng ubo. Pero winasak pa rin yung yung lalamunan niya. Alam mo ba't natalo yung Pathetic Cheaters kahapon? But naingat naman tayo sa talo-talo. Hindi, kaya nga Pathetic Cheaters. Ah, Pathetic kaya, Cheaters. Sige, sige. Kasi kinahul na kagad dati, Kuya D, yung, ano, yung kahul ng mga aso. Eh, wala na eh. Nag-arf-arf na eh. Pero bakit kami natalo, Kuya Nick? Hindi, mahina kayo eh. Pero, Lusyo! pero naman kayo rin ah. Mamaya, hindi usapang si Fidor ito, pinahagingan lang namin mga idol ah. Lamang kayo rin. Ah. Eh, nag-ray benefit eh. Ganun talaga, mga idol. Pero magandang hapon nga dyan. And may good news ako sa lahat na nanonood dyan. Ah. Hindi tayo ginosting ng guest natin ngayon. Oo. Isa pa naman yan sa mga laging ginagawa ni Ewe. Oo. Oy, shoutout kay Banoom sa nanonood ah. Hello! Nasabi na nga ni Dayan, ang ating guest for the day is, syempre, former execration player and former pro player. And now, syempre, Civil War Nation. Civil War player, streamer, lahat na. Mga idol. Ang dapat na magstay sa Pathetic Cheaters, The Bulldog, Erlwin, Ewe, Libre. Magandang, magandang hapon, we. Buti umabot. Buti umabot ka, we. Sabi guys, sa kay galing? Lang. Okay, tama, sila-sila lang. Ayaw magsabi kung ano ah. Sila-sila lang. Ay, wag ka naman magpakilala dito, we. We, may sinasabi sa akin si Dan, marami daw siyang tanong ngayon sa'yo. So, dapat required kang sagutin. Oo. Yun ang may maganda kay Ewe. Kasi Kuya Nick, tinanong ko siya kahapon. Kasi baka mamaya may ma-bring up tayo dito na sensitive na question na ayaw niya sagutin. Tinanong ko siya kahapon kung saan ba siyang topics mga comfortable. Sabi niya, wala. Kaya tanong mo. Dahil nga'y pagkakakilala ko kay Ewe, wala namang sensitive kay Ewe maliban lang sa akum. neutral lang. Pero we, salamat at napagbigyan nyo kami, di ba? Oo. Sa guesting dito sa tamang usapan. Actually, wala ka rin namang choice, di ba? Kasi nagagalit tayo si Kuya Nick. Hihilahin kita sa kabila mamaya kung sakaling umayaw ka, di ba? Pero we, ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, yung history. Mm-mm. With regard sa yung professional ka Dota career. Yes. And then yung transition mo into Dota 2. Uy, grabe. Kaya ako natatawa, Kuya Nick. Kaya talaga ako natatawa, nagulat to. Bakit? Bakit naman face zoom tayo dito? And then syempre, kita naman kung gaano ka cute pa yung current status ng ginagawa ni Ewe. Ayun. Kasi syempre iba na yung ginagawa mo ngayon kumpara sa mga nakasanayan. We, tama ba yun? To kick things off, nung kalakasan mo mag-Dota, gaano katagal ka nagpa-practice sa isang araw? Nako. Oh. 5 to 10 games ako araw-araw. Oh, consistent 'yun. Baba pa yung 5 games, ha? Oh. Ngayon, maglaro na ng isa, pagod na. Oo. Oo. Wala na, nirarayuman na yung mga daliri eh. Ibang-iba na, no? Pero Dayan, ikaw na muna magtanong sa mga, kung paano nga ba nagsimula ang ating idol Ewe. Kasi dito din naman tayo pupunta guys eh, diba? Kung paano ba nagsimula si Ewe. Kasi kung ano yung nakikita natin ngayon, ito na yung paldo na Ewe. Diba? Pero syempre, gusto nating alamin, kung bago ba maging paldo si Ewe, ano ba ang isang Ewe dati? Paano ka ba nagsimula, we? Ano to, high school o college? Yan. Naku. Ay, ilang taon ganun, we? Nagka-cutting ka na nun? Naku po, laglaga na to. Cutting nerds ako dati. So, ate ko kasi yung nagyayaya sa akin lagi mag-Dota tsaka CS.
Counter-Strike. Ate ko, ah. Sino? Ko. Basta may ate ako. Ate si mo. Ate mo, kaedad, ano mo ta, kapamilya mo talaga o ate lang pa? Ate ko talaga, ate ko talaga. Okay. Yeah, niya ako mag counter, Dota, ganun. So, hindi pa ako mahilig masyadong mag-Dota nun kasi uso pa nun mga Warcraft pa, yung bubuo ng base, ganun. Mm. Eh, ano, Dayan, ito ah, we. Pagka elementary kasi ang mga baon ko diyan, ako 20, 30. Ah. Eh ang computer shop, 20 per oras 'yan eh dati. Mm. Paano mo na pagkakasya yung cutting mo ng magkano ba baon mo nung elementary ka? 40 lang, 40. O paano 40? Mo na pagkakasya? Di, sakto lang 'yan, two games lang. At, galing. Two ano lang, two games lang ako, 2 hours. Oh, 20 kasi isang oras natin medyo mahal eh. Oh, kaya ginagawa ko 2 hours lang. Eh di ba 6 hours minimum yung klase? Paano ka nagka-cutting nun? Sa ano ko, sa ate ko lang din ako nahingi. Pag mag-aaya kasi yun, nandilibre lang din kasi yun. Sagot ka. Ganun yun. Dapat, pag nag-aaya. Dapat ngayon, kami naman ang ilibre mo since nalibre ka ng ate mo, di ba? Balik mo sa amin. Oh, balik mo sa amin yung biyaya, di ba? Ganun naman yung cycle naman yan eh. Pero si Ewe ay saan lumaki? Yan, saan nga ba nanirahan at lumaki ang isang Ewe? Sa ano ako guys, Karangalan. Mm. Kainta Rizal. Rizal. Doon ako nag-start na mag-Dota talaga. Okay. Pero Dota una mong nilaro, we. Kasi di ba sabi mo FPS yung sa ate mo. Ikaw. CS. Counter-Strike talaga. Yung una kong nilaro. Then Battle Realms. Tapos... Halos lahat, no? Oo. Lahat-lahat. Garena, ganun. Mm. Pero... looking, moving forward tayo, we. Simula nung grade 5 ka, nagsimula ka na mag-Dota. Pero kailan talaga yung napasabak ka na, kunyari, pustahan na, may mga dayo na. Yan. Anong edad yan? Anong edad yan? Second year high school ako nung nag-start ako na kada uwi namin ng school. So, ang ginagawa ko, kasi Sabado tsaka Linggo talaga yung ano eh. So, Sabado-Linggo kami pupunta lagi doon. Minsan, saan? Araw-araw na rin talaga. Sa saan? iChill, doon talaga pustahan. Ayun! Ang layo nun, ha? Ang layo nun. Sari-sari siya nakatira. Tapos iChill. So, tayo yun ang dayo. Dayo talaga. Dayo talaga. So, doon lahat ng teams nung early Dota 1 days talaga. Lahat ng kung gusto mong gumaling, doon talaga lahat ng tao pupunta. Like, mga top teams dati, Mineski, Pag-ibig, lahat. Doon sila pupunta. Pogi, Ewe, ha? Pogi, ha? Bulldog ng Pinas, ha? Doon kami nag-i-start. So, ano yun eh, madaling araw hanggang umaga. So, ginagawa ko, sa school na ako natutulog. Uwi ako ng mga 5. Paano tapos 6 yung start ng klase. Doon ako natutulog sa school. Ito ang tunay na WG, Dayan. WG. Ani WG? Huwag gayahin. Huwag gayahin. Oo, huwag gagayahin. Paano ka natutulog sa school nun? Hindi, doon ako pepeso sa likod. Habang klase. Tapos naka-heads down, naka-ganun, no? Kunwari, nakikinig, no? Oo, naka-heads down. Kaya alabitin mo lang yung, kaya alam mo, kaklase mo, yung tropa mo. Siyempre, may tropa ako dun, eh. Alabitin mo ko pag may tatawagin ako, ganun. Ginawa niyo hotel yung school, kumbaga. Oo. Buti di ka tumawag na room service, no? Literal na ginawang bahay. Parang professional lang gumagawa nun, guys. Huwag niyo gagayain yun. Oy, bago tayo magsimula pala sa ating talk with Ewe, ha? Mm-hmm. Itong tamang usapan natin, everyday to except Monday tsaka Tuesday, 4 to 5 p.m. Ang mga host dito, ako, si Kuya D, si Dayan, tatlo lang ba kami, direct? Tatlo. Mm. Okay, so palit-palit kami dyan, if ever. And sa mga hindi naman nakakapanood ng live, always kami nag-upload sa YouTube at saka sa Facebook. Pero next time yata ang upload namin per topic na. So abangan nyo yun, mga idol, okay? Pero, alam ko ikaw ang guest, pero may tatanong rin ako kay Dayan. Okay. Maganda. Dayan, kamusta ba ngayon na hindi cast yung ginagawa mo at talk show na? Naninibago ka ba? Thank something you. New ba? Something new ba to? Something new para sa'yo? Well, huwag mo tawanan, we. Ano? Tatawanan ako, we. Di syempre nakakatuwa kasi di nyo naman ako lalagay dito kung di naman ako dito. Hindi, no choice talaga. Sorry kami. Thank you. Thank you, Kuya Nick. Pero yun nga, balik tayo kay Ewe rito kasi ako, hindi naman ako sobrang expert dito. Dati ang kasama ko na host talaga si Pau Bago. Oo. 'Di ba? So, since wala si Pau Bago, inantay ko mag-resign. Hindi, pero lang. Pero lang. Tropa ko 'yan, ha. So, ayun, kaming dalawa ni Dayan, tsaka si Kuya D yung ano. Ang alam mo naman, pagka energy sa usapan,
ang number one si Kuya D. Oo. Di ba? May sakit o wala. Oo. Naranasan mo yan nung nagkagayan. Oo. Maraming bala, maraming bala. Enerbon, may energy na. Gusto pa mag-enerbon active. Tigil mo yan. Pero yun, balik tayo kay Ewe. We, napadalaw ka sa iChill. Nung una ba, winning team na ba yung kasama mo talaga doon sa iChill? O hinugod ka na lang doon kaya lumakas kayo? Hindi, bumuo kami ng grupo papunta doon. Kasi may doon sa lugar namin, sa Kainta. So doon kami naglalaban-laban. So wala na kami makalaban. Nagsawa na rin kami sa isa't isa na kami yung maglaban. Oh. So nag-join force kami. Tapos doon kami dumayo sa malalayang lugar. Doon na kami napadpad sa Manila. Hindi, pero nung dumalo nga kayo sa Manila, winning team na ba kayo noon against the Manila team or dinudurog talaga kayo ron? Kaya talo talaga kami. Araw-araw, hindi kami sumusuko eh. So may chance na, may times na panalo kami, pero mas marami talaga yung talo. So kumbaga, kasi, charity kayo ng charity? Charity talaga kami pagpupunta kami doon. Kasi sobrang lakas talaga ng mga players dati na pinupuntahan namin. Sino yung madalas na makalaban mo noon, we? Sino madalas na makalaban nyo? Pag-ibig sila. Sila Duno, yung malalakas. Sila Duno, malalakas yung dati. Andyan nga si Kuya D. Ah, nandyan ba? Ah, okay. Tsaka si Banoobs, oh. Si Banoobs, yan. Nakalaban ko na rin yan sila Banoobs. Si Dumayo na rin sa amin yan. Then, sila Mineski, Harry Boy, Sister Hack. Oh, Harry Boy, Sister Hack. Ayan, sila Duno yung Sister Hack, eh. Yun. Diba? Sila Duno yun. Pero, yun nga, we, hindi naman matatapos yung storya mo kung hindi ka nakuha ng isang team. Ayun. Sino yung una nag-offer sa'yo na Manila team na bumuo ng sumali sa kanila? Na, pro team. Kami sila Atong, yung tantrums binuo namin. Yun laging kinakwento ni Kuya D. Ano yun? Isa sa mga malalakas din na maglaro. Sino-sino kayo ron? Inaya ka ni Atong o... Hindi, kami nagkayayaan kami. Nag-usap-usap lang kami kasi hindi kami magkakape, although magkakaibigan kami. Pero pag nagpustahan, kami nagkakape. So sinabi ko sa kanila na sumali tayo ng MPGL, ganyan. Kasi okay, malakas naman din tayo, lalaban din naman tayo sa mga top tips. Ah, MPGL na. Yun, okay, copy. Bigati na agad ah. So bali sa tantrums, ikaw si Atong, yung kilala. Si Chin pa, si Carlo. Si Chin yung kakapi ni BYB. Kakapi ni BYB. Tapos si Maxwell. Si Maxwell ng Dreams. Tapos okay, minsa, si Artem, si Metra. Okay, okay. Kaya ng Backfield. Tantrums. Pero kayo-kayo lang yun eh, no? Walang manager yun eh, no? Wala. Hindi, may manager kami. Si Bayok minsan, si Bayok. Pero hindi yung hindi yung... hindi so, yung... Hindi talaga total na manager. Hindi yung regular. Kanya-kanya kami pera, ganun. Sumasama-sama lang. Namamando lang nun, we. Iso na siya dyan. Ibig sabihin ba nun, we, umangat yung baon mo? Wala. Natanggal na ka mo sa school siguro to. Nag-drop ka, we, ng high school? Legit ba? Ano? Kasi may time dun na, na pumunta dun yung Mineski. Kasi lilipad kami nun, Basta may parang lilipad kami sa ibang bansa, like gano'n. Pinuntahan ng mismo ni Roro ata. Hindi ko alam kung siya yung pumunta dun. Kinausap yung principal namin. Ayaw kasi ako payagan. Ayaw ako payagan ng principal. So, tinry niya puntahan doon. So, pumayag na napuntahan. Binigyan ng letter na pupunta kami ganito sa ganitong lugar. Anong year mo nun, we? Ukraine yun eh. Anong year? Hindi ko na maalala ko yun eh. Pero nakagraduate ka ng high school? Oo, nakagraduate ako. Okay. Tapos nung college, doon ka nalang nag full time ng Dota? Tinry ko pa rin mag-aaral. Meron talaga. Marine talaga ako, marine. Wow. Anong marine? Marine engineering. Wow. Tatay ko kasi seaman eh, kaya gusto niya seaman din ako, ganun. Hindi ko kaya ko yun eh, sa TIP ko ba papapasok? One month pa lang, suko na ako. Pero malapit sa Rizal yun ha? TIP malapit. TIP talaga ako, tambay. May picture siya na viral, yung nakataas yung kamay niya, kala mo talaga sumasagot eh. Sa STI ko yun. Alam ko yun. Diba, nakita mo yun, nakita mo yun. Magkaklase sila ron, mga Dota player. Sino-sino kayo ron? Naglolokoy na kayo ron eh. Ako si Atong, si... si Potpot, si... si Yosh, si Yoshi, kung hindi ko... Si Yoshi, kaya. Dreams. Tapos si LA. Kung LA kung ka. LA. Alam mo kung ba't sila nag-enroll doon? Bakit? Para pagtatambayan nila, aircon doon sa SDI. Social ah! Hindi, bakit? Meron talaga kayo na ipikwento doon kung ba't siya pumasok doon. Bakit? Kasi uso dati, di ba, may mga laban-laban ng mga school na may malalaki yung prize pool. NCCL? Yun lang yun. NCCL. Yun yung target namin. Kaya pala.
Wala halong biro yun ah. Maganda mindset yun. Akala ko pa naman para mag-aral talaga. Para lang pala mag-qualify sa requirement pala. Requirement pala ng tournament. Sama-sama. Tumasok pala kami doon. Paano yun? Nag-enroll kayo? May tuition yun. Magkano yung binayad nyo sa tuition? Tag dito, may binayaran lang kami ng mababa, parang 2,000 lang ata para makapag-start na kagad yan. Tapos uniforme. Tapos uniforme. Uniforme lang. Tapos picture para may ebidensya. Ebidensya. Nagulat ako yung magkakasama sila ron eh. Uutak ha? Tapos yung STA na pinasukan namin is hindi pala kasama sa ano sa tournament ng NCC. Yung layaman namin, inahiwala na tayo, kanya-kanya tayo. Wala, di kayo nag-qualify? Hey, wala to. Wala, high school nila eh. Okay. The scam. Tumanga kayo, Runo. Tumanga kayo. Baka pinotesta. Sila Rara kasi yung nasa FEU eh. Oh, FEU. Oh, FEU. Sila Rara. Pero, FEU. Kayo. Sabi ko FEU. Panalo kayo. Champion kayo ron, FEU. Pero, we. Yun nga, since nagpalipat-lipat ka ng team, saan yung first big break mo for Dota? Yung accomplishment at saka mga achievements dumarating. Saan yung unang team mo na yun? Sa Tantrums talaga ko, Nick. Nag-champion kami. Natalo namin yung Exe at saka Mineski. Ay, wow. Karibal ka pala dati. Kalaban ng Exe dati. Kalaban. Kasi from the, ano eh, from the south sila Kimo, Exe Creation eh. Siya, Central Luzon yan eh. Central, ano, NCR. So, ganun yung nangyari. Pero, after ng Tantrums, we, revitalize. Execration na ako, execration. Ah, talaga? Din doon ni Ewe. Kinausap ako ni Kimo kasi nakita niya doon may potential yung paglalaro ko ng Dota. So, si Kimo kasi dati talaga guys, mid talaga yan. Mm-hmm. Carry, core. Core talaga yan si Kimo. So, nakita niya, nagsa-side lane ako, nagmi-mid lane ako. Yung kasi uso tawag dati, walang off lane dati, palakasan na ng linya dati. Oh, side lane, carry, mid yan. Oh. Eh, dati kasi yung Dota 1 days namin. Dominating, di sa pagyayabang ko yun, pero dominant talaga ako sa lane. Okay. Totoo naman. Isang player lang talaga yung kinakatakutan ko. Sino? Si ano yun, si Tenga, sa Revitalize. Oh, sa Revitalize. Ah. Si Style yung Style. Tropang Intramuros. Alam din ni Style yun na nagmamatch up talaga kami. Mukhang Jesus yun eh, no? si Tenga, no? Sobrang galing talaga. Sa lahat ng Dota players dati Dota din. Siya lang talaga iniidolo ko. Tsaka si Kimo. Revitalize. Pero nag-revitalize ka rin eh, di ba? Nung nag-exe ako, tapos yung nag-tripit kami, tapos parang wala nang lumalaban, nag-stop ako ng Dota. Kasi wala nang nangyayari. Ayaw na? Ayaw na sa inyo? Wala. Hindi, seryoso talaga yun. Lumalaban na kami ng pustahan nila Kimo ng times 3. Kuwari, 500 tayaan nyo. Pag nanalo kayo, times 3 panalo nyo. May handicap. Nakakalaban namin nun lagi sila Lowy yung Revitalize. Ah, okay, sila Santino. Ah, sila Santino 'yon. Oh. Eh wala kayo ni, malakas kami nung araw na 'yun. Des, ano pa lang eh, pasubong parang team si Revitalize nun eh. Pasubong pa lang sila. So, nag-stop ako ng Dota, tapos niyaya ako ni Lowy, nag-PM sa akin nung December. Naalala ko talaga yung December siya nag-PM sa akin. Na solid daw kami ng MPGL. Okay. Eh sabi ko sa kanya, medyo tamad pa ako, medyo wala pa akong oras. Nag-ano pa kasi ako, nag-online game ako eh. Mahilig talaga ako sa online game. Ragnarok. Ragnarok talaga. Ragnarok fanboy talaga ako. Okay. So, tinry namin, unang sali namin nung December sa PGL, champion kagad kami. Ang talaga? Lineup namin, ang lineup namin noon, ako, si Carl, si Tenga, si Lowy, tsaka yung isa hindi ko masyadong M's Ois. Ah, si M's, si ano pala si pangalan nun? Yung best friend ni Carl, yung isa. Si Timola. Marvin Timola. Si Timola. Si Ems. Si Ems, okay. So, bale, dun siya napunta ng Pacific. So, actually, lahat ng teams yata na salihan ito ng Dota 1. Nag-execration, nag-Pacific, nag-I-Zone din to. Guys, nag-I-Zone ako, TNC, Mineski, lahat. Lahat, natalunan yan. Lahat, natalunan. Pero, I think pinaka... Sa tingin mo, saan ka pinaka nakilala from your Dota 1 days, we? Execration talaga ko yun, Nick. Ay. Talaga. Bumalik ka ba ng execration after mo nung ano, nung nag-round robin ka sa mga teams? Nag-execration talaga ako tumagal kasi dun, ang lakas talaga ng team na namin na yun. Sobra. Oh. Yung naalala ko yun na ang plano lang namin nun, mag-meeting kami, ang plano lang namin is, talunin mo na yung kalain mo.
ako na bahala. Pero mo, ako bahala doon sa iba. May question ako ha, ito Diana. Di ba nung Dota 1, kahit na kinikwento rito ni Ewe, kaya parang hindi ako naniniwala sa kwento ni Ewe. Kaya pala natatawa-tawa ka kanina eh. Kasi nung Dota, pag Dota 1, alam mo yan, Santino, Jules, yeah. Nando, Bimbo. Anong nangyari? Bakit parang di matulog yung, di katulad nung kila Jules na pangalan ang meron kay Ewe? Alam nila Jules yan. Hindi ko alam kung bakit eh. Sila kasi yung sumikat underground gaming kasi kami talaga na tao. Ah, okay. Marami sa kahit, alam nila yan, alam nila yan. Kasi, di ko alam, wala, di pa tao sa YouTube nun, yun. Kasi, si Jules kasi, kilala namin yan as a SF yan, Pogak style kasi siya na player. Pogak yan. So kami, ako, alam nila yan na, minsan kasi sa side lane, hindi na ako nagbobote talaga. Parang, binibigyan ko ng challenge. Hindi na ako nagbobote. Binibigyan ko yung challenge sa sarili ko. Ay, wow. So ginagawa ko, nagpi-face boots or mecha ginagawa ko. Rekta. Rekta. Oo, rekta. Ganun ka pala yun. Ng mamama nun, we, ah. Pero, malakas talaga yung team namin. Sobra, promise. At least ngayon, alam mo na, Dayan, di ba? Seryoso, legit lang, pagka Dota 1 talaga na core, ang maririnig mo talaga matunog dyan, Santino, Jules, Bimbo, di ba? Pero ngayon, naririnig niyo yung kwento ni Ewe. Diba? So, nung singushing eh, Kuya Nick, nag-Civil War, diba? Oo, oh, diba? Ang daming naka-recognize pa rin sa kanya. Pero singushing kasi second generation na yun, we. Second generation. Nag-shift namin ng Dota 2, doon na umusbong sila Carl, sila Nando. Yung kasi yung dalawa eh, tsaka sila Ngushi. Yung dati talaga, yung nag-shift kami ng Dota 2, ang magandang matchup na talaga niya, Nando tsaka Carl na. Okay. Sila na namiss na talaga yung naglalapan. Sila yung naiwan, kumbaga. Pero, we, gano'ng naging matagal yung transition mo from a casual gamer to a pro player? Ilang years inabot mo? Saglit lang, kinausap naman ako ni Beho. Yun lang. So, kung sinasabi niya kung makapag-full-time ako, sabi ko hindi naman ako makapag-full-time kasi nga gawaan din ng papa ko na si every man. Time na nauuwi siya, napapatigil ako ng Dota. Yun lang din kasi yung nakapagal sa akin ng karir ng Dota ko. Bakit? Pinapatigil niya ako ng Dota. Hindi siya, against siya dun sa karir ng Dota dati. Ah, okay. Paano mo na-overcome yun? So, every time na wala siya, sasakay na siya ng barko. 8 months yun eh, na magsasakay siya ng barko. Minsan 2 years, yun, makapagsagasa talaga ako ng Dota. Talagang batakan. So, pag alam kong uuwi siya, magsasabi yung mama ko, uuwi na papa mo. Alam mo na gagawin mo. Uwi ka na muna sa inyo. Oo, papahinga muna ako. Good boy na siya after 8 months. Good boy. Maganda yun. At least nalaman natin yun. Oo. Pero hindi, ano eh, kailan natanggap fully ng papa mo na ito na talaga yung full-time, ano mo, full-time job yung, mo yun? Yung ano, yung nakakapag ibang bansa na kami, nakakalaro na kami, nagka-champion na kami, ganun. Kailan ba yung unang ibang bansa mo, we? Unang Mineski? Ibang bansa namin, Ukraine ata yun eh. Yung Ukraine namin. Hindi na niyo matandaan kung kailan. Ukraine with execration na ba to? Oo, yun. Eh, Dota 2 na to, di ba, Star Ladder? Oo. Dota 2 na. Dota 1, di ka nasali ng SMM, mga ganun? Hindi. Wala ato. Patigil-tigil talaga ako, Enik. Wala talagang ano. Inconsistent. Dota 2 na, no? Yung natin sa akin sila, Beho dati, tsaka sila Kipo. Nasobang lakas ng team natin, promising team tayo, bigla na lang ako mawawala, ganun. Kopya. So, bali, nag-transition si Ewe ng Dota 2, kasama niya na yung Execration. So, eto, pag-uusapan naman natin ngayon, yung